Tingnan nyo, oh. Dito siya talaga nabubuhay. Kung tumubo, edi mas maganda. Kung hindi, edi okay lang. At least nag-try tayo, diba? Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video ay, ang pag-uusapan natin ay about kay Manaog Kairog habang siya ay iniriripat. Kasi medyo humahaba na po yung nabili nating Manaog Kairog. Kung magtatanong kayo kung saan ko siya nabili, dito lang po siya malapit sa garden shop na pinupuntahan ko sa Dante's Garden Shop. Shout out sa iyo Kuya Joseph. Hello! Nanonood siya. And kung napansin nyo before, sa Mindanao Avenue and sa Tabang Giginto, hindi tayo bumili ng Manaog Kairog kasi 1,000, 1,100, 1,200, ganun yung mga prices nila. Pero hindi kasi siya ganung kalash. Kung napapansin nyo pala, iba itong Manaog Kairog doon sa regular na kulay green. Kasi ito po is yung variegated. Ito yung wala ko. Meron akong Manaog Kairog before na hindi siya variegated. Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo siya before. Ang dami kasi dun sa kapitbahay, doon sa kanto. And then, lagi akong tumitingin doon. Ang gaganda ng Manaog Kairog. As in, dumidikit siya sa pader. Sabi sa akin, doon sa kanto, isang pot lang daw yun. And then, napadami niya. Minsan, sasama ko kayo doon. Or, pag may pupuntahan tayo, ipapakita ko sa inyo yung Manaog Kairog nila. Ang dami. At madali siyang alagaan. So, yung ganun ko, pinamigay ko na. Kasi wala akong mga pots. Or, yung pots na pinaglalagyan ko sa kanya, yung kulay red kasi is, na ano siya, naputol. Yung kanyang sabitan, naputol. Kaya, ang naisip ko, ibigay ko na lang siya sa friend ko, which is gusto naman niya ng Manaog Kairog. And then, pag napadami niya, kukuha na lang ako sa kanya. Kaya lang, hindi na ako kumuha. Buti na lang, nagkaroon ulit tayo ng Manaog Kairog. Madali lang siyang alagaan, guys. So, habang nagre-repa tayo nito, ay magsabi na rin tayo ng konting care tips kasi for sure pwedeng-pwede to sa beginner. Kung napapansin nyo or kung nagtataka kayo or kung iko-question nyo ako kung bakit yung mga ipinipicture natin kadalasan dito sa ating channel ay yung mga common kasi yun yung mga karamihang nare-receive ko sa ating messenger, sa page, sa YouTube, sa comment sa YouTube, na gusto nila, nagki-care tips tayo ng mga common. Kasi yun naman talaga yung madalas makikita natin sa garden shop. Kaya yun yung madalas kong kini-care tips sa inyo. Sa mga houseplant ko, nagki-care tips ako ng medyo, alam nyo, yung medyo hindi common. Pero sa ating mga succulents kasi is more on common tayo. So, kung naghahanap kayo ng mga care tips na gusto nyong malaman or gusto nyong matutunan, nandito tayo sa channel natin para magbigay ng konting care tips ng mga common plants. Comment down below lang po kung ano yung gusto nyong i-care tips ko sa inyong mga common. Yung mga ibang nagsasuggest or nagre-request ng care tips sa kanilang mga succulents, nakasulat po yan. Huwag kayo mag-alala. At i-discuss natin yan sunod-sunod. Ayan, dito na tayo sa ating i-care tips. O diba, yaman ulit ng kapitbahay namin. May pinapagawa na naman. Coffee tayo. Ice coffee. Ang init. Ipapakita ko sa inyo habang nagkukwentuhan tayo. Chill lang tayo dito, ha? Kwento-kwentuhan lang tayo habang nagre-repot. Next time, bibili ulit ako nung Manaog Kairog na hindi variegated. Kasi gusto ko rin yun. Nung time na daladala ko to, bit-bit ko talaga to sa sasakyan. Nakaganyan siya, oh. Ang tagal kong bit-bit niya. Huwag lang siyang maputol. Putulin na natin yung niya. Para matanggal natin ng maayos yung bunot. Kasi nakalagay siya sa bunot. Tingnan nyo, oh. Dito siya talaga nabubuhay. Kahit nga daw bunot lang to, mabubuhay siya. Pero ang gagamitin nating potting mix today ay itong ating kokopit. Hi, hi, hi! Hello! Kising lang, baby! Kung may naririnig pati kayong boses, ay may nag-work dito sa bahay. So, maingay dyan, maingay dito, maingay dito. Ayan, may nagtatrabaho. Lahat kami nagsasalita dito. Ang gawa ko dito, ay wait muna. Lagyan muna natin ng kokopit itong pots. Meron ako syempre ditong plastic. Kasi medyo mahaba yung koko ko ngayon. Ayan. Kalahati lang. Tapos, inaano ko lang yung gitna. Yung pinapalalim ko lang yung gitna niya. Next ay itataob natin siya. Malalaki naman yung butas niya dito sa paso. Tapos i-push lang natin. Oh, see? Ang dami niyang ugat. Ang liliit ang ugat ng ating Manaog Kairog. Pero pagdating sa pag nadikit to sa pader, no? Pag kumalat, nakaganyan din siya o ganyan din kaliliit yung ugat. And then next ay ihiga natin siya.
Ayan. Perfect! Perfect. Diba? Tapos, saka ko siya lalagyan dito sa mga gilid-gilid. Siksik nyo lang dito or itaktak nyo para bumaba. Make sure lang na pag tinaktak nyo yung ibang dahon na nandito sa ibaba, hindi nyo siya madadaganan. Iripat na manaog kairog na variegated. Walang nanlagas niya ng kahit isang dahon. So, yehey! Happy tayo dyan. At ano, yun talaga gusto ko pag magre-ripat or magpapat ako ng mga hanging plants ko. Gusto ko nung hindi siya nalalagas. Pero hindi talaga maiiwasan na may manlagas sa ating mga iniriripat. Okay lang yan. Kasi tutubo. Ang gawin nyo, pag nagre-ripat kayo at nanlagas yung mga dahon, kahit na sa pagkakaalam nyo ay hindi siya po pwedeng i-propagate through leaf, ipatong nyo pa rin sa ibabaw. Minsan may tumutubong ganun, yung inaakala natin na hindi siya po pwedeng i-propagate through leaf, tumutubo pa din siya. So, eto, ay, oo nga pala. I-discuss din natin kung paano ko siya pinopropagate. Katulad lang naman to ng ating regular manaog kairog na ipagkakaiba lang nila is variegated to. Pero, sa pagpapropagate, parehas lang sila. Meron akong napropagate na manaog kairog, yung regular lang, yung kulay green. At nabuhay naman siya. Katulad siya ng ating mga string of pillows or yung ating pillow plant na madali siyang ipropagate. Kahit yan, balutan mo lang ng bunot or yung kokohas, pag samasamahin mo lang sila, umuugat po yan. Pupwede rin i-direct nyo sa potting mix ng kokopit, uugat pa din po yan. So, sa sun exposure ng ating mga manaog kairog ay filtered sun lang siya. Since ang ating mga variegated dito ay hindi kailangang i-full sun, hindi pa ako nagkita ng variegated manaog kairog na naka-full sun. Meron akong mga nakita yung regular lang, yung hindi siya variegated na naka-full sun. Doon nga siya sinasabi ko sa kanto. Kaya lang, may puno pa rin naman siya. Natatakpan pa rin siya ng puno. So, parang filtered sun lang siya. Meron naman ako doon sa kabilang kapitbahay. Ang daming may manaog kairog dito. Naka-full sun siya talaga. Kahit dun sa province namin, ang ganda nung ano niya, yung manaog kairog. Pinsan namin yon. Tapos, nakatali lang siya sa bunot and then nakasabit siya sa puno ng bayabas. Ang ganda, nakalata niya yung puno ng bayabas. So, parang naging manaog kairog yung body ng bayabas o yung mga sanga-sanga. So, filtered sun sa ating mga variegated, full sun po pwede rin. Kaya lang, make sure na pag magpo-full sun kayo ng inyong mga manaog kairog ay dapat established na sila. Fertilizer, wala akong ginagamit na fertilizer sa kanila or wala akong gagamitin fertilizer, po pwede nyo siyang lagyan ng Osmocote kung meron kayo. Nutricoat, rooting powder, hindi na nilalagyan ng rooting powder to, pero kung yung iba ay naglalagay, hindi ko alam kung paano nila ilalagay. Siguro, pag ginupit, saka isasosod doon sa rooting powder, pero hindi ko na pinag-aaksayahan ng panahon na lagyan ng rooting powder itong ating mga manaog kairog. Pagdating naman sa watering schedule ng ating mga manaog kairog, dinidiligan ko siya every 3 days to 4 days depende kung mahangin sa lugar ninyo at natutuyo agad yung kanilang potting mix, pero wag na wag nyo siyang i-overwatered kasi mabubulok siya or magmamashi yung pinakadulo niya hanggang sa mamatay. Dito siya nagsisimulang mabulok pag na-overwatered natin siya hanggang sa maputol-maputol yan. Ginagawa ko pag na-overwatered ko at napuputol sila, ginugupit ko yung may bandang mashi. For example, dito siya sa dulo na bulok, puputulin mo siya or kusa siyang mapuputol and then gupitin mo lang ulit yung parteng wala ng mashi or yung bulok.
Tapos, itanim mo na lang siya. So, ngayon, ipapakita natin kung paano ko siya pinopropagate. Pag magpopropagate kayo, gumupit kayo doon sa may parting may roots. Meron kasi dito sa mga dulo niya, nung may roots, doon ko siya ginugupit and then tunutusok ko. Tinatanggal ko lang yung dalawang dahon. Gagawa tayo ng example para maipakita ko sa inyo kung paano ko sila pinopropagate. Maghanap tayo dito nung may ugat. Kahit naman walang ugat po pwede. So, mas maganda lang yung may mga ugat. Tingnan nyo to. May ugat siya dito. So, gugupitin natin siya dyan. And then, tanggalin nyo lang yung dahon. Yung dalawa. Hindi nyo na siya kailangang i-air dry. Tusok agad is okay na. Tutubo yan. So, hanap pa tayo. Dito lang din. Tapos, tanggalin yung dalawang dahon. Kuha pa tayo dito isa. Isa na lang. Eh, nakita kasi ako nung may ugat eh. Yan. Kukupit yung inilagay ko dito kasi ang mga inilalagay ko na potting mix doon sa mga Hoya, ano pa ba, pag nabili ko siya nang nakabalot siya doon sa bunot ng nyog, yun yung nilalagyan ko ng mga kukupit sa gilid-gilid. Kung naalala nyo before, may binili akong ganitong pots or hanging pot din to or wall pot, kahit ano guys na tawag dito. Ito ay nabili ko siya ng 105 pesos sa Unimart to doon sa may malaria eh. Matagal ko na siyang gustong gamitin kaya lang wala pa akong hanging pot and then ilalagay ko siya doon sa mga gilid-gilid para hindi naman bare or hindi naman malungkot yung wall natin. Kaya lang 5 piraso lang yung nabili ko nito kasi wala na silang available. Dahil ito ay may butas. Hindi siya kahoy guys eh. Plastic siya or straw. Ayun no, parang straw siya sa loob. Dahil ganyan, madali siyang matutuyuan ng potting mix kung sakali. Kaya kailangan natin dyan daily ang dilig kung sakali. Meron akong mga nabili nito sa The Coconut House. Babalutan lang natin siya sa ibaba, ay sa ilalim. Para hindi naman siya palaging lumulusot pag nagdidilig tayo every time yung mga ilalagay ko ditong kokopit na potting mix. Lagyan ko lang siya sa gilid-gilid. And then lalagyan ko na siya. Pure kokopit ulit yung ilalagay ko sa kanya. Yun, sinisiksik ko lang. Ayan. Saka natin siya itutusok dito. Ayan. Ganun lang siya. Ito mga ginupit kong dahon, ilagay lang natin sa or itusok-tusok lang natin dito. Hindi naman yan masasayang. Kung tumubo, edi mas maganda. Kung hindi, edi okay lang. At least nag-try tayo, diba? Eto na yung ating manaog kairog na pinropagate at yung iniripat. Ilalagay ko lang to sa shaded area ng mga 1 week. Since sa filtered sun lang naman natin siya ilalagay kung sakaling stable na siya or established na. And papagawan ko siya ng stand. Lahat ng mga nakalagay ko dito ay papagawan ko siya ng stand para maganda siya tingnan. Sana pagbalik ko may ganito na ulit na light brown kasi yung mga nandoon karamihan ay dark gray at dark brown. Pero okay din naman kahit anong color. Kaya lang, ito na kasi yung naumpisahan ko. Ayun lang guys, ang ating topic for today. At syempre, bago ang lahat or bago natin i-end the vlog, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Rap Rap ng Iloilo City. Hello! Thank you so much sa panonood. Bata pa to, pero plantito na. Kay Ivan Angeles Evangelista. Ito, bata pa rin siya, 13 years old. Kay Rince Victor Bilarso. Kay Lucrecia Candido ng Baysa, Caloocan. Hello! Thank you so much sa panonood. Kay Henriel Vincent Manangkil ng Pila, Laguna. Kay Moises Palacio ng Quezon City. Kay Rebecca Pakhansa. Kay Criol Rubia. Kay Sammy Quilates ng Pampanga. Kay Romeo Robin ng Davao City. Oh, pangalan siya ng succulents, sa mamahaling succulents. Kay Mercy Moseda ng Davao City. Kay Chelsea De La Peña ng Jensan. Thank you so much po sa panonood. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Candelara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!